not a game. It's a real game. Ayon sa report na inilabas ng boxing scene kung saan nakakuha nga sila ng kopya ng sulat mula sa WBC, tatanggalin na umano ang pagiging champion in recess ni Nordin Oubaali at ibabalik na siya bilang active champion. Kung maaalala nga kasi ninyo, itong taga-France ay nagpositibo nung nakarang taon sa virus bago ang schedule sana nila ni Donaire. At marami pa nga ang nangyari pagkatapos noon hanggang sa pati na rin si The Filipino Flash ay natanggal na rin sa boxing card. Kaya nga ang pumalit na nga sa kanila ay sina Emmanuel Rodriguez at Raymart Gabalio na naglaban para sa interim WBC bantamweight belt kung saan nanalo naman ang ating kababayan sa pamamagitan ng split decision. Bale, ang mangyayari nga umano ay patuloy pa rin imomonitor ng WBC ang kondisyon nitong si Donaire at Oubaali, kung kailan sila magiging physically fit para muling sumalang sa ring. At kung sakaling araw na ayos na ang kalagayan ni Oubaali, papayagan nila siyang lumaban sa isang voluntary defense ngayong Pebrero. Kumbaga malaya siyang mamili kung sino ang dapat niyang labanan para depensahan ang kanyang titulo. At para naman sa kanyang mandatory defense, medyo magiging critical ngayon ang pagdetermina ng WBC dahil originally si Donaire ang itinalaga nila bilang mandatory challenger. Ngunit ngayon nga ay baka mabago ito sapagkat may interim champion na at ito nga ay si Gabalio. Kaya muli umanong titignan ng organisasyon kung ano ang pinakamagandang hakbang na kanilang gagawin at ang kanilang araw desisyon ay baka lumabas bago matapos ang buwan. Pero dagdag nga lang nila na ang kanilang ilalabas na anunsyo ay magdedepende pa rin sa medical clearance ng kampyon na si Oubaali, interim champion na si Gabalio, at ng isa pang contender na si Nonito Donaire. Samantala, November 9, 1996, unang nagharap ang dalawang heavyweight legends na sina Evander Holyfield at Mike Tyson para sa WBA World Heavyweight Belt. At dito nga ay natalo si Tyson sa pamamagitan ng 11th round TKO. Makalipas naman ng 7 buwan, muli na naman silang nagkasagupa para pa rin sa parehas na titulo. At dito na nga nangyari ang hindi inaasahang pagkakadisqualify ni Tyson sa 3rd round na dahil sa kanyang 2 beses na pagkagat sa tenga ni Holyfield. Kaya nga pagka binabanggit o napag-uusapan ang matchup na ito, automatic na ang maaalala muna ng mga tao ay ang nangyaring kontrobersiya na pagkakadiskwalipika ni Tyson. Ngayon, ito pong si Iron Mike ay nagretiro sa professional boxing noon pang 2005. Sa record na 50 wins and 6 loss with 44 wins coming by way of knockout. At ang edad na nga po ay 54. Habang si Holyfield naman ay nagretiro noong 2011. Sa record naman na 44-10-2. With 29 wins coming by way of knockout. At ang kanya namang edad ay 58. 4 taong mas matanda kay Tyson. At nito ngang mga nakarang araw ay usap-usapan nga na ang 2 laban sa pagitan ng mga boxing legends na ito ay baka pwede pang masundan ng trilogy. Dahil mismong si Holyfield nga po ang may sabi sa panayam sa kanya ng dasan na ang kanyang grupo ay kasalukuyan ngayong nakikipag-negotiate sa kampo ni Tyson. At inaantay nga lang umano nila ang kanilang pinal na pasya kung sila ba ay papayag. Ang tansyang araw nitong si Holyfield kung ito man ay matuloy, eh posible raw na umabot ang kikitain ng kanilang 3rd pagtutuos sa $200 million. O kung i-convert nga sa Philippine money ay humigit kumulang 9.6 billion pesos. Ang kagandahan nga dito kina Tyson at Holyfield, kahit na may mga edad na, eh kayang-kaya nilang ibalik sa forma ang kanilang katawan. At yung kanilang passion sa boxing ay talaga namang nag-uumapaw. Hindi man sing tulis nung sila pa'y aktibong-aktibong lumalaban. Pero kita natin na sinusubukan pa rin nilang kahit papano ipamalas kung anuman ang latak na naiwan sa kanila ng nakaraan.